at naging tuli on wheels ang unang kandidato sa araw na ito, isang 9 na taong gulang na grade 3 student na hinatid pa ng nanay ang mga doktor at nurse na magsasagawa ng pagtuli naka PPE mula ulo hanggang paa. Ang mga tutuliin naman, sumasailalim muna sa screening tulad ng temperature check at nang simulan na ang operasyon. Inabot ng 20 minuto ang pagtutuli. Aabot sa 15 hanggang 20 bata ang tinutuli sa Carmona araw-araw simula April 1 na pinupuntahan ng Oplan Manhood on Wheels para isagawa ang pagtutuli sa harap ng kanilang bahay. Isang magandang project kasi hindi na kami mahihirapan, lalo na ngayon may ECQ, di ba? So, nakita niyo naman, tapat ng bahay na. Binata ka na. Ano, masakit? Medyo lang po. We have a target around 600 na kabataan na tutuli. Andiyan na yung mga gamot namin eh. We acquired it before the, mangyari itong enhancement community quarantine. Kalimit tayo, mga bata eh. Misan, makatiis na, hindi lalabas, maglalaro sa krasada. Ngayon, tutuli ka na. So, you just stay inside the house. Door-to-door din ang pagbabakuna sa mga bata at maging sa mga matatanda tulad ng flu vaccine, bakuna sa mga sanggol at prenatal checkup para sa mga buntis. Hanggang sa ngayon, nananatiling isa ang case na nagpositibo sa COVID-19 sa Carmona na gumaling na. Sa Binyan, nagpatayo na ang Binyan LGU ng mga fully air-conditioned quarantine facilities para sa mga COVID patients ng lungsod. Plano na kasing ibalik sa normal na operasyon ang ospital ng Binyan para mapagsirbisyohan ang iba pang mga residente na hindi COVID-19 ang sakit. Yung may sakit, mga anganak, walang mapunta ang ospital kasi lahat sasabihin, may COVID kami, hindi kayo pwede dito. O operahan, appendicitis. Hindi ka pwede rito. Marami kaming pasyente dito. Baka mahawa ka lang. So this time, ibukod natin sa isang lugar ang mga COVID-positive, mga PUIs, at yung ospital lang Binyan ay para sa mga hindi positive at hindi PUI na pasyente. Gumulong na rin ang hatid sundon na serbisyo ng Binyan LGU para sa mga nagda-dialysis ng mga residente para hindi mahirapan sa pagpunta sa kanilang dialysis centers habang umiiral ang ECQ. John Consult,